Magandang araw po. Maraming salamat sa mga nanonood at tumatangkilik ng YouTube channel at mga YouTube videos ni Maestro Honorio. At sa pagkakataong ito, itutuloy na natin ang prediction 2024. Sa particular ay ang part 2 ng mga swerteng petsa ng bawat zodiac sign. At sisimulan natin ang part 2 sa zodiac sign na Libra. Magsisimula ang iyong swerteng petsa sa April 19. Ito ay tinatawag na Sun Enter Taurus. Ang Taurus ay may ruling planet ding Venus tulad mo na Libra. Kaya kapag niliwanagan ng Sun o period of Taurus, suswertihin ang mga Libra na sharing may ruling planet na Venus tulad ng Taurus. At bukod sa April 19 na Sun Enter Taurus ay kasabay nito Mercury conjunct Venus. Ibig sabihin, ang conjunction ng Mercury at Venus ay magsasama ang planetang Mercury at Venus. Kaya bibilis ang mga pangyayari sa iyong buhay. At kasabay nito, bukod sa April 19 ay ang April 29, Venus Enter Taurus. Ang mismong si Venus na ang pumasok sa zodiac sign na Taurus na kasama niya doon si Sun. Kaya magliliwanag ang mga planetang Venus, Sun at Mercury sa huling linggo ng April. At kapag nangyari ito, maraming swerte ang darating sa'yo dahil ikaw ay may planetang Venus. At ang ginaganda nito pagdating ng May 8, New Moon in Taurus. Ito ay isang pagbabago upang magkaroon ka ng bagong plano, bagong pangarap, bagong adhikain sa New Moon in Taurus. Pagkatapos ng unang linggo ng Mayo sa May 8, ay susundan naman ng May 23, Venus Enter Gemini. Ang ganaganda nito, pagpasok ng May 23, darating si Venus sa planetang Gemini at magkikita sila doon ni Jupiter na sobrang auspicious planet. Pag nagkita si Venus at Jupiter sa zodiac sign na Gemini, bibili sa mga pangyayari. Magugulat ka. Sa May 23 o huling linggo ng Mayo, maraming bigla ang swerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo, lalong-lalo na sa material na bagay, sa karangalan, sa expansion, at madodoble ang kita mo at madodoble ang iyong mga swerte dahil si Jupiter ay nagbibigay ng expansion at kasaganaan sa buhay ng isang nilalang na sasamahan ng ruling planet mong Venus sa huling linggo ng Mayo. At pagkatapos, pagdating ng June 3, Venus Star Point. Ang napakaganda nito, tatanglawan ng liwanag ng araw si Venus sa June 3. Kaya yung mga walang girlfriend, walang boyfriend o nagkaroon ng mga kalungkutan at sipayo sa larangan ng pag-ibig at pakikipagrelasyon, pagdating ng June 3, Venus Star Point, unang linggo ng Hunyo, gaganda na naman at liligaya ang inyong love life. Pagdating naman ng August 6, Venus conjunct Mercury, bibilis na naman ang mga pangyayari. Tandaan natin, si Mercury ay planeta ng travel. Kaya masasaya at maliligayang paglalakbay ang maring maganap sa August 6. Kung saan nagsama si Venus at Mercury. Tandaan din natin na si Mercury ay ang god o ang ruling planet ng social media. Kaya maraming magagandang balita at pangyayari ang magaganap sa iyo na may kaugnayan sa mass media at communication. Tandaan din natin na si Venus at si Mercury nga ay ruling planet din si Mercury ng healing o kagalingan. Kaya kung mga pag-ibig mo'y nasipayo o nagkaroon ka ng kalungkutan, sa August 6, Venus conjunct Mercury, ang lahat na ito ay maghihilom at mapaparam. Muli kang magiging maligaya, lalong-lalo na sa August 29, Venus enter Libra. Pagpasok ni Venus sa Libra, ito na yung talagang planeta na ruling planet ng Libra, ay papasok pa si Venus. Kaya ito ay magdadala sa iyo ng malalaking tagumpay at kaligayahan. At dagdag dito, kataon na, pagdating naman ng September 23,
ay Sun enter Libra. Ibig sabihin nito, ito na yung panahon o period ng Libra. Kaya tuloy-tuloy na swerte ang mangyayari sa iyo mula September 23, darating naman ang September 26. Mercury enter Libra. Kaya lahat ng pakikipagsapalaran mo, lahat ng pangarap mo ay mabilis na matutupad sa September 26. At pagdating na October 3, New Moon in Libra. Magkakaroon ka ng bagong plano, bagong adikain, bagong pangarap, bagong pag-ibig at maligayang pakikipagrelasyon pagdating ng October 3. At pagdating naman ng November 16, last quarter ng taong 2024, ay ang full moon in Taurus. Tulad ng nasabi na, dahil si Taurus ay may ruling planet ding Venus, suswertihin ka. At mamumunga at mamumulaklak ang lahat ng pangarap mo sa taong 2024 ay magaganap sa November 16 onward na yan hanggang sa December 2024. Kung ikaw naman ay isang Scorpio, narito ang mga swerte mong petsa sa taong 2024. Magsisimula ang iyong swerteng petsa sa April 24, full moon in Scorpio. Kapag nagpo-full moon sa zodiac sign na Scorpio, ito'y nagpapahiwatig lamang na lalaki, bubulas at matutupad ang lahat ng mga pinangarap mo sa first quarter ng taong 2024. Dito na rin darating sa full moon in Scorpio sa April 24 ang mga iniintay mong magagandang oportunidad. Kaya sunggab lang ng sunggab pagdating ng April 24. Ang kinaganda pa nito ay April 29, Mars conjunct Neptune. Ibig sabihin, nagsama ang planetang Mars na siya ring ruling planet ng zodiac sign mong Scorpio at Neptune. Ang Neptune ay kilala sa malalaking mga pagpaplano, pangarap at ambisyon. Kaya pagdating ng April 29, pagsasama ni Mars at Neptune, mangangarap ka at magpaplano. At ang mga pangarap mong ito at plano ay matutupad naman sa 19 ng May o May 19, kung saan Mars conjunct North Node of Destiny. Ibig sabihin, papasok ang planeta mong Mars sa Aries. At sa Aries na ito'y matatagpuan niya yung tinatawag na North Node of Destiny. Ibig sabihin, mauunawaan mo kung ano ba dapat ang i-priority mo sa kalagitnaang ito ng buwan ng Mayo sa buhay. At kung ano ang ipa-priority mo, tiyak na magaganap at matutupad pagpasok ng July 15. Mars conjunct Uranus o Uranus. Ibig sabihin, malalaking sorpresa. At magagandang kapalaran ang sunod-sunod na darating sa July 15 na nagkataong period of Cancer. At tandaan natin, si Cancer ay compatible sa Scorpio dahil pareho silang water type sign. Kaya walang kamali-mali, napakaraming swerte ang darating sa iyo sa buwan ng Hulyo, lalong-lalo na sa July 15. Pagdating naman ng August 15, Mars conjunct Jupiter. Napakalaking sorpresa at blessing ang ibibigay ng planetang Jupiter kay Mars sa kanilang pagsasama. Kaya lahat ng challenges at pakikihamok na pinasok mo sa taong 2024 ay matutupad o magkakaroon ng premyo sa August 15 pag nagsama na si Mars at Jupiter. Pagdating naman ng September 22, Venus entered Scorpio. Ito, napakagandang pagkakataon sa mga binata, sa mga dalaga, sa mga wala pang boyfriend o girlfriend na makipagrelasyon sa panahon ng September 22 ay matutupad ang masasarap na romansa, ang maligayang relasyon dahil sasamahan ni Venus ang Scorpio. At pagdating naman na October 13, Mercury in Scorpio. Sa October 13, darating si Mercury kasama ni Venus sa Scorpio, kaya bibilis ang mga pangyayari. Ang Mercury ay may dala din na travel, kaya maaaring sa nasabing petsa ay magkaroon din ng maligayang paglalakbay. Si Mercury ay may dala ring healing o kagalingan
ng mga kabiguan at kalungkutan mo sa buhay. At tandaan natin si Mercury ay may kaugnayan din sa communication at mass media. Ang lahat ng binanggit na larangan ay magiging swerte ka sa nasabing petsang October 13. At pagdating ng October 22, Sun enter Scorpio. Ibig sabihin nito ay panahon ng Scorpio. Kaya sabay-sabay na mangyayari sa October ang magagandang oportunidad sa pag-ibig sa business at sa negosyo. At hindi lang yun, sa lahat ng aspeto ng iyong buhay ay siguradong suswertehin ka sa buong buwan ng October. At ang kinaganda nito, pagpasok ng November 1, New Moon in Scorpio. At dahil New Moon, ibig sabihin ay binibigyan ka ng pagkakataon ng kapalaran na muling magplano at mangarap para sa last quarter ng taong 2024. At anumang iplano mo sa November 1, New Moon in Scorpio, ay tiyak na pagdating ng December, last quarter o huling buwan ng taong 2024, ay isa-isa na rin matutupad at magkakaroon ng magagandang blessing ang iyong buhay. Kung ikaw naman ay sinilang sa zodiac sign na Sagittarius, narito ang mga swerteng petsa mo sa taong 2024. Magsisimula ang iyong swerteng petsa sa April 20. Jupiter conjuncts Uranus. Ang ibig sabihin, ang ruling planet mong si Jupiter ay magkikita sila ni Uranus sa April 20. At si Uranus ay kilala sa maraming sorpresa at magagandang kaganapang hindi mo inaasahan. Kaya sa April 20, maraming biglang swerteng hindi mo inaasahan ang darating sa iyong buhay. At pagdating ng May 23, full moon in Sagittarius. Ang ibig sabihin ay matutupad ang mga pinlano mo noong first quarter at second quarter sa mid-year ng taong ito ng 2024, particular sa May 23. Ang kinaganda pa nito, sa May 25 ay papasok si Jupiter na ruling planet mo sa zodiac sign na Gemini, at bukod kay Jupiter ay magkikita sila ron ni Mercury. At kapag nangyari ito, bibilis ang dating ng malalaking swerte sa iyong kapalaran, sa partikular sa material na mga bagay. At ganun din sa expansion ng iyong karir at promotion. Ang kinaganda nito, pagdating naman ng June 4, Jupiter conjunct Mercury. At dito rin sa June 4 ay naganap ang Venus Star Point. Kaya itong unang linggo ng June ay magkakaroon ka ng kakaibang karanasan sa larangan ng pakikipagrelasyon at pag-ibig. Magiging maligaya ka. At bukod sa pag-ibig at pakikipagrelasyon, ay magkakaroon ka rin ng iba't ibang swerteng may kaugnayan sa material na bagay at sa blessing sa karira. At pagdating naman ng August 15, Jupiter conjunct Mars. Lalakas ang iyong loob upang makipagsapalaran at iplano ang iba pang mga pangarap mo sa buhay. Yung mga plano mo ay matutupad na sa August 15 dahil nga ang Mars ay kilala sa pakikipagsapalaran at pakikihamok. Kaya maraming pagwawagi at karangalan ang mapapasayo sa August 15. Pagdating naman ng October 17, Venus in Sagittarius. Muli kang maiinlove. Kaya kung ikaw ay walang girlfriend, walang boyfriend o walang pakikipagrelasyon, napakagandang sa October 17, tamang-tama, period of Libra, ay dumating pa sa Venus si Sagittarius. Ito ang pinakamagandang panahon upang ikaw ay makipag-date, maghanap ng kasuyo at pwede rin magpakasal. Pagdating naman ng November 2, Mercury in Sagittarius. Bibilis ang mga pangyayari. Bibilis ang mga katuparan ng iyong pangarap. Bibilis ang pagdating ng swerte. At magkakaroon din ng oportunidad sa paglalakbay at pagninegosyo. Pagdating naman ng December 1, New Moon in Sagittarius. Tama-tama, huling buwan ng taong 2024 ay magkakaroon ng bagong pag-asa, bagong sigasig at bagong sigla upang hablutin mo ang susunod na taong 2024 sa mas magagandang plano at mga swerteng hindi inaasahan na dala-dala
ng Sagittarius na mag-new moon sa December 1. At tandaan din natin, ang December 1 ay period na rin ni Sagittarius. Kaya maraming swerte ang darating sa iyo sa pagtatapos ng buwan ng 2024 na may kaugnayan sa pag-ibig, sa material na bagay at sa karir. Kung ikaw naman ay isang Capricorn, narito ang mga swerte mong petsa sa 2024. Sa taong ito ng 2024, magsisimula ang swerteng petsa ng mga Capricorn sa April 19. Ito ay Sun enter Taurus. Ibig sabihin lang, period ni Taurus ang April hanggang May. At dahil si Taurus ay kakompatible ng Capricorn, na Earth type sign din, ay magsisimula kang swertehin sa pag-ibig at pananalapi sa panahong ito ng Taurus. At lalong-lalo na sa May 8, New Moon in Taurus. Ang New Moon in Taurus ay magdadala sa iyo ng bagong plano, bagong pangarap at bagong pag-asa. At pagdating ng June 22, Full Moon in Capricorn, yung mga pangarap at mga plinano mo nitong nakaraang buwan ng Abril hanggang Mayo ay isa-isa nang matutupad sa June 22 pag nag-full moon in Capricorn. Tuloy-tuloy na to hanggang July 21. Dahil sa July 21 at June 22 ay parehong full moon in Capricorn. Ibig sabihin, dalawang sunod na buwan na liliwanagan ng full moon o ng buwan ang zodiac sign na Capricorn, kaya napakaraming swerte ang darating sa buhay mo sa buwan ng June hanggang July. At pagdating naman ng August 19, Jupiter square Saturn. Magkakaroon ng pagsubok sa buhay mo bago pumasok ang zodiac sign na Virgo. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay mapapalitan ng blessing sa sandaling na paglabanan mo. At ang blessing na ito ay darating sa August 22, Sun enter Virgo. Tulad ng nasabi na, sa panahon ng Leo, magkakaroon ka ng mga problema sa particular July, August 19. Pero ang lahat ng ito ay masosolve pagdating ng August 22. At pagdating ng November 11, Venus enter Capricorn. Ay, mai-inlove ka. At yung mga pakikipagrelasyong na usyami ay isa-isa nang magdudulot ng kaligayahan. Huwag mong iiwasan dahil ang Capricorn ay karaniwan ng umiiwas sa relasyon at takot umibig at magmahal. Pero pagdating ng Venus enter Capricorn sa unang linggo ng November, particular sa November 11, ay tuluyan kang mai-inlove. Basta't patuloy ka lang na sumakay sa agos ng damdamin. Ang kinaganda nito, yung pag-ibig at pakikipagrelasyon na magaganap sa iyo sa buwan ng November ay tuloy-tuloy na magiging maligaya at mag-grow o sasagana pagdating ng December 21. Dahil ang December 21 ay Sun enter Capricorn. Ibig sabihin lang, ay darating na ang period ni Capricorn. Kaya yung pag-ibig na dumating sa iyo sa buwan ng November o sa buwan ng Scorpio ay daladala mo pa rin hanggang dumating naman ang December o panahon ng Capricorn. Kaya mas magiging maligaya ka sa buwan ng December. At ang kinaganda nito, pagdating ng December 31, New Moon in Capricorn, lahat ng mga pangarap mo na hindi natupad nitong 2024 sa last day ng December 31 ay maaaring magplano ka na naman ng panibago. At sa mga bagong plano na to ay tiyak na madadala mo ang katuparan hanggang pumasok ang unang buwan ng taong 2025 sa buwan ng January. Dahil ang January 2025 ay panahon pa rin ng Capricorn. Kaya maraming mga biyaya at darating sa iyo sa huling buwan ng December 2024 hanggang sa katapusan, hanggang sa unang buwan ng December 2025 na may kaugnayan sa salapi, sa negosyo at material na mga bagay. Kung ikaw naman ay isang Aquarius,
Narito ang mga swerte mong petsa sa taong 2024. Tandaan natin, ang Aquarius ay may ruling planet na Uranus at core ruler ng Aquarius ay ang zodiac sign o ang planetang Pluto. Ang unang pasok ng magandang kapalaran sa mga Aquarius ay magsisimula sa April 20. Jupiter conjuncts Uranus. Ibig sabihin, nagsama si Jupiter at Uranus. Magkakaroon ng mga biglaang swerte at magagandang kapalaran ang Aquarius sa April 20 o sa huling linggo ng Abril. At pagkatapos nito, darating naman ang May 25. Jupiter enter in Gemini. Si Gemini ay kakompatible ng Aquarius dahil pareho silang air type sign. Kaya yung pasok ni Jupiter sa Gemini sa May 25 ay magdudulot din ng mga blessing at biyaya sa mga may zodiac sign na Aquarius. At dahil ang pasok ni Jupiter sa Gemini na may ruling planet na Mercury ay sa period mismo ng Gemini ay suswertihin ang mga Aquarius ng mabibilis na mga pangyayari at kaganapan. Pagdating ng May 31, Mercury conjunct Uranus. Yung mga swerte ay bigla ang magaganap ng hindi mo inaasahan. Dito na mangyayari. Yung mga plano mo ay hindi natupad, pero mas malalaking biyaya at pagpapala mula sa langit ang darating sa'yo nang hindi lang sa material na mga bagay. Bagkus, may kasama sa pag-ibig at damdamin at mga kakaibang swerteng hindi mo inaasahan ang magaganap sa May 31. At pagdating naman ng July 15, Mars conjunct Uranus. Yung mga kinakatakot mo, yung mga kinakabahala mo, yung mga alinlangan mo ay buburahin ng planetang Mars dahil siya ay kilala sa pakikipagsapalaran at pakikihamok. Kaya pagdating ng July 15, lalakas ang iyong loob at magagawa mo na ang mga bagay na kinakatakutan mo. Pagdating naman ng August 20, full moon in Aquarius. Ibig sabihin nito, lahat ng plinlano, lahat ng pinangarap, lahat ng inambisyon mo nitong mga nakaraang buwan ay isa-isa nang matutupad pagdating ng August 20 na full moon in Aquarius. Pagdating naman ng September 1, Pluto in Capricorn. Tandaan natin si Capricorn ay kilala sa material success, sa salapi, sa business. Kaya magkakaroon ka ng hindi inaasahang pagdating ng bulto-bultong salapi sa buwan ng September. Sa particular, September 1 ay may magbibigay sa iyo ng mga biyayang pangmaterial. Pagdating naman ng October 3, New Moon in Libra. Tandaan natin na si Libra ay kakompatible din ng Aquarius dahil ang Libra ay air type sign din. Kaya pagdating ng October 3, may mga swerte na biglaan na may kaugnayan din sa material na bagay at pag-ibig ang darating sa iyo dahil si Libra ay kilala na may ruling planet na Venus. Pagdating naman ng December 1, tamang-tama, Venus enter Aquarius. At ang Venus ay may dalang pag-ibig, romansa, masasarap na mga experience. Kaya masasarado ang taong 2024 mo, lalong-lalo na sa buwan ng December, sa masasayang mga experience, lalong-lalo na sa pakikipagrelasyon at pag-ibig. Pagdating naman ng December 15, full moon in Gemini. At ang Gemini ay kakompatible ng Aquarius. Kaya pag nag-full moon in Gemini sa December 15, huling buwan ng 2024, ang mga katuparan ng iyong pangarap, lalong-lalo na nga sa pag-ibig at material na bagay, ay bibilis ang kaganapan sa December 15. Ito'y panahon ng Kapaskuhan. Kaya tamang-tama, habang nagsisimbang gabi, ay magkakaroon ka ng masasarap at maliligayang karanasan. Kung ikaw naman ay isang Pisces at kilala ang Pisces na may ruling planet na Neptune at ang co-ruling planet ng Pisces ay Jupiter,
magsisimula ang iyong swerteng petsa sa taong 2024 sa April 20. Jupiter conjunct Uranus. Ibig sabihin ang pagsasama ng swerteng planeta ng Jupiter at Uranus ay magdadala ng katuparan at mga blessing, expansion at prosperity sa mga Pisces sa nasabing petsang April 20. Pagkatapos ng April 20, muling suswertehin ang mga Pisces sa April 24 dahil ito ay full moon in Scorpio. Tandaan natin ang Scorpio ay water type sign at ang Pisces ay water type sign. At nang mag-full moon sa Scorpio ay yung mga biyaya na daladala ng tubig tulad din ng Pisces ay tiyak na magaganap sa buhay ng mga Pisces at Scorpio. Kaya magkakaroon ng pangmaterial na katuparan at mga biyaya ang darating sa kanila sa April 24. Pagdating naman ng April 29, Mars conjunct Neptune. Ito na yung pagsasama ng sarili mong planetang Neptune at ng planetang Mars, at kilala ang Mars sa pagiging matapang, malakas ang loob, buo ang pakikipagsapalaran. Kaya sa April 29, lahat ng pagdadalawang isip mo, lahat ng takot mo, lahat ng alinlangan mo ay buburahin ng planetang Mars. Magagawa mo na ang mga gusto mong gawin. Maisasakatuparan mo na ang mga planong naudlot. Ang ganaganda nito pagdating ng June 4, Jupiter conjunct Mercury. Magkikita si Jupiter at Mercury sa zodiac sign na Gemini sa June 4. Kaya bibilis ang mga pangyayari. Bibilis ang dating ng swerte at magagandang kapalaran sa iyong buhay. Bibilis ang katuparan ng mga pangarap mo. At pagdating ng July 6, New Moon in Cancer, muli ka na namang mga ngarap. Muli ka na namang magpaplano. At dahil si Cancer ay isa ring water type sign, ay nag-new moon tulad ng Pisces, ang mga pinlano at pinangarap mo ay isa-isa nang matutupad, lalo na pagdating ng August 15, Jupiter conjunct Mars. Ibig sabihin, muli na namang magkikita si Jupiter at ang malakas na loob na Mars. Kaya bibiyayaan ka ng tapang, ng lakas ng loob at sigasig. At kapag pinatupad mo ng matapang at malakas na loob ang lahat ng plano mo, tutulungan ka ni Jupiter at ni Mars upang magkaroon ng katuparan at tagumpay ang lahat ng ito sa August 15. At pagdating ng September 18, full moon in Pisces. Kapag nag-full moon in Pisces, lahat ng pinangarap mo nitong first quarter at second quarter ng taong 2024 ay isa-isa mo nang pipitasin ang mga bunga. Tandaan natin, ang full moon ay kumakatawan sa kasaganaan, sa prosperidad, at sa mga pagpapalang pang-material at pang-emosyonal. Kaya pagdating ng September 18 o sa buong buwan ng September, ang lahat ng mga biyaya na pinlano mong matupad ay ipagkakaloob na sa iyo ng langit sa buong buwan ng September, particular sa September 18 at sa buong last quarter ng taong 2024. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at ng YouTube channel ni Maestro Honorioong. Magkita-kita po tayong muli para sa susunod na Prediction 2024.